Good day everyone, and welcome to our video. And for today, we're going to discuss about basic theorems in anti-differentiation. Para makapag-solve tayo ng mga iba't ibang integrals, kakailanganin natin ng tulong ng mga theorem. Ito yung magbibigay sa atin ng tulay para makuha na natin ng tama yung indefinite integral ng isang certain function na ini-integrate. Ito yung first theorem natin sinasabi dito. Meron tayong integral of dx. Dito, kapag nakita nyo yung integrand natin ay may dx lang, no? Automatically meron yung 1 na nakakibat dito. Okay. Since 1 lang naman siya, hindi na natin siya isinusulat. Okay. Yan ay equal sa x plus c. Halimbawa, kung ang variable of integration ay dy, yan ay magiging y plus c. Okay. Huwag niyong kakalimutan yung c. Kailangan yan, importante yan, dahil ang antiderivative ng isang function ay napakarami. Okay. Kung ang variable of integration ay t, let's say dt, that will be equal to t plus c. Yun lang naman ang sinasabi sa first theorem. And meron tayong theorem 2. Ang tawag sa kanya ay constant rule. Sinasabi lang po dito na kapag nakakita ka ng integral na kung saan yung integrand natin ay may constant. Yung constant dito ay yung letter A. And then f of x, of course, yung function. Yan ay equal lang sa A times the integral of f of x dx. So, ang ginagawa dito is nilalabas natin yung constant doon sa mismong integrand po natin. Example 1. Evaluate the integral of 3dx. Okay. Ano kaya ang unang pwedeng i-apply na theorem sa pag-evaluate nito? Kung mapapansin nyo mga classmates, meron tayong constant sa ating integrand. Tama? So, by theorem 2, ang gagawin lang natin is ilalabas yung constant sa mismo integrand natin. Then, meron tayong natirang integral of dx. No? Meron tayong integral of dx. And sabi sa theorem 1, ang integral of dx ay x plus c. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong 3x plus c. Or, ang mangyayari yan, meron tayong 3 times the quantity of x plus c. Then, using distributive property, so meron tayong 3x dito. Then, multiply lang din natin tong term na to. Okay, that will be 3c. No? Since 3, multiply mo sa isang constant, the result is also a constant. No? By applying reflexive property, no? Sa real numbers. So, etong 3c na to, mananatili pa rin siyang constant. So, bakit hindi na lang natin siyang isulat as 3x plus c lang din? Ma. So, that will be our final answer by theorem 1. Evaluate the integral of negative 1/4 dy. Okay. As you can see, meron ulit tayong constant sa loob ng integrand, but at this time, iba ang ating variable of integration, which is y. So, nangangahulugan lang na y ang mga gagamitin nating variable sa pag-i-integrate. Okay. Unang-una, apply lang natin si theorem 2. Labas lang natin yung constant. Then, integral of dy is just the same to theorem 1. Nabago lang yung variable. So, bali magiging negative 1/4 y plus c. Same lang sa procedure sa ating previous example. And yan na po yung ating final answer. Next theorem, we have power rule. Dito, ito yung mga integrand na may mga exponent kang makikita. No? Integral of x raised to n dx, where n is any real number except sa negative 1. Okay? Ito ang magiging itsura ng ating indefinite integral kapag ginagawa natin yung power rule.
Una is mag-add ka lang ng 1 dun sa mismong exponent, and then yung outcome sa exponent na yun, once na nai-add mo na, siya yung magiging denominator mo. And syempre, huwag niyong kakalimutan yung constant natin na c. Okay. Negative 1, hindi po pwede or hindi uubrang value ni n, dahil pag nag-negative 1 yan, yung denominator natin magiging 0. And hindi yun po pwede mangyari. Let us give an example para sa case na to. Evaluate these integrals. Una, integral of x raised to 0. Alam natin na pag ang exponent ay 0, 1 ang nagiging resultang kasagutan, no, sa algebra. Check natin to. By power rule, x raised to 0 plus 1 over 0 plus 1. Okay? Kung ano yung in-add mo sa exponent, yun lang din yung i-add mo sa denominator nito. Okay. And then, syempre, kung ano yung resulta, rather pala, no? Kung ano yung resulta doon sa exponent, yun yung magiging resulta sa denominator. Yun ang ibig ko sabihin. Sorry. Then, x raised to 1 over 1, of course, and that is equal to x. Of course, yung plus si din, magkakalimutan. And yan na po yung ating final answer by theorem 3. X plus C. Parang parehas lang yan doon sa ating example number 1. Kasi x raised to 0 is 1. So, parang ang dating, nag-i-integrate ka lang ng dx. Integration of dx lang. So, that's x plus C. Next, integral of w raised to negative 5, dw. Siyempre, ang variable of integration is w. Dapat ang in terms of w yung ating integrand dyan. Then, add ka lang ng 1 sa exponent, which is magiging negative 4 yung result. And yung number na yun is gagawin mong denominator, which is negative 4 din, diba? Then, magta-turn out, magiging w raised to negative 4 over negative 4. And ito ay pwede nating ayusin using law of exponent. Bali, magiging negative 1 over 4 w raised to 4 plus c, of course. That is by theorem 3 as well. Next, r raised to 1/4 yung ating integrand. Same thing lang, a power rule. Add ka lang ng 1 sa exponent, then yung outcome, siya yung denominator. Then 1/4 plus 1 is equal to 5 over 4. And yung 5 over 4, siya lang din yung magiging denominator. And pwede pa natin siyang masimplify by reciprocating lang. Magkakaroon tayo ng 4 over 5 times r raised to 5 over 4. Or 4 times r raised to 5 over 4 divided by 5. Plus c, syempre. Bali, ito yung pinakahuling basic theorem natin sa anti-differentiation. Ang tawag sa kanya ay sum and difference rule. Ay, lilabel natin siya as our fourth theorem. Sinasabi dito, if we have two functions, let's say f sub 1 and f sub 2, and they are defined on the same interval, then ang integral po nila ay magiging ganito. Okay. Dito, parang nagdi-distribute ka lang ng integrals sa bawat terms, no? Bibigyan mo ng ayuda to. Ayan. Bibigyan mo rin to ng ayuda. Kumbaga, so, may tig-isa silang integral sign. Yun lang naman yun. At syempre, kung plus yung ginamit, plus din yung gagamitin mo dito. Kung minus sign lang din po. Okay? Kaya, sum and difference rule po siya. Example, solve for the integral of quantity of negative x raised to 4 minus 6x squared plus 1/3 x plus 9. Paano to? As a solution, bibigyan mo lang ng integral sign yung bawat terms natin. Okay? So, makikita nyo naman. Ngayon, once na nai-apply natin si theorem 4, no? Gagawin na natin dito is ilabas yung mga constant. Dito na pumapasok yung constant rule or yung theorem number 2 natin. Okay. Labas lang natin yung constant. Ayan siya. Then, pwede na tayo mag-proceed sa
power rule or sa theorem 1. Dito sa first term natin, we will apply theorem 3. So, add ka lang ng 1 sa exponent, then the result is your denominator, which is negative x raised to 5 over 5 plus c sub 1. C sub 1, that means yan yung first constant natin. Okay. Para sa term na yan. Next, negative 6 times x cubed over 3 using power rule again. Then add ka ng c sub 2. Yung c sub 2 is our second constant para sa term na ito. Next, 1 third times x raised to 2 over 2 using power rule again. Okay. Plus c sub 3, third constant. And lastly, we have 9x using theorem 1. And we have c sub 4 as our fourth constant. Applying theorem 3 and of course theorem 1. No? Then, pag samasamahin lang natin lahat ng terms, then simplify. Kung mapapansin nyo yung second term natin, meron tayong negative 6 over 3. Pwede siyang makancel, di ba? So, 6 divided by 3 is 2. Or negative 6 divided by 3 is negative 2. So, bali magiging negative 2x cubed na ito. Plus 1 over 6, multiply the fractions. Plus 9x. Then, pagsamahin natin lahat ng constant na nabuo, we have c sub 1 plus c sub 2 plus c sub 3 plus c sub 4. Pag inad mo lahat ng constants na yan, mananatili pa rin silang constants. I mean, mananatili pa rin siyang constant. And yung constant na yun, i-represent na lang natin siya bilang letter C. Simple yan lang natin. Letter C. So, nangangahulugan na ito lang ay equal sa negative x raised to 5 over 5 minus 2x cubed plus 1 over 6x squared plus 9x plus C. And tapos na yung ating usapan para sa example na ito. And ito na yung kanyang integral or indefinite integral. Okay, example 5. Dito pag samasamahin na natin lahat ng mga theorems, check natin kung sino yung dapat i-apply muna, sino yung mamayana. Okay. Meron tayong nakahain, we have integral of the quantity of square root of t minus 1 over square root of t dt. No? Ito, kung maaalala nyo sa algebra nyo, ang square root of x, let's say, ay pwede nyong isulat as a fractional exponent as x raised to 1 half. X raised to 1 half. Or kung meron kang cube root of x raised to 2. Okay? Ito ay equivalent sa fractional exponent na x raised to 2 thirds. Ayan. I-apply lang natin siya dito. Bakit natin gagawin yung para lang hindi tayo malito once na in-apply natin yung isang theorem. Okay. So, ito, yung original problem natin, integral of the quantity of square root of t minus 1 over square root of t dt, i-transform lang natin siya into fractional exponent. Square root of t is t raised to 1 half. Ngayon, yung ating negative 1 over t raised to 1 half ay pwede rin natin siyang ayusin, no? Using negative exponent, no? Yung isa sa mga property niya, bali magiging t raised to negative 1 half na po siya. Okay. Then, using our fourth theorem, yung sum and difference rule, bibigyan lang natin ng tig-isang integral sign itong term na to. Okay. Ngayon, kinonvert natin yung radical sign into fractional exponent para madaling makita yung paggamit ng power rule. Okay. Ganun din sa second term. Ginawa nating negative exponent instead na 1 over t raised to 1 half para madaling mai-apply yung power rule or yung theorem 3. So dito, pag power rule na yung ginamit natin, add ka lang ng 1 sa exponent, which is 1 half plus 1, magiging 3 halves. No? Tapos sa negative 1 half naman, nag-add ka ng 1, magiging positive 1 half. So, bali ito magiging itsura niya. T raised to 3 halves over 3 halves minus T raised to 1 half over 1 half. And, hindi pa tapos yan since
may kailangan pa tayong ayusin, magreciprocal lang tayo, bali magiging itsura niya ngayon ay 2/3 t raised to 3/2 minus 2 times t raised to 1/2 plus c. At ito na yung ating magiging final answer. Or kung gusto nyo naman, isulat yung final answer nyo sa ganitong way, 2 times square root of t raised to 3. Wala naman pong kaso dyan. Over 3. Minus 2 times square root of t. Okay lang din. Okay. So, either ito or ito ang maging final answer nyo. Wala pong kaso. Then, we are done para sa example na to. Now, let us have our final example for this video. Evaluate the integral of the 5x minus 7 raised to 2 dx. Kung mapapansin nyo, yung integrand natin ay naka-raise siya sa 2, no? 5x minus 7. Dito, ang possible way na pwede nating gawin, muna sa ngayon, without using other techniques, is to FOIL method, no? Apply natin yung FOIL method. Expand lang natin yung 5x minus 7 sa ganitong way. Meron tayong 5x times 5x is 25x squared. 5x times negative 7 is negative 35x. Ganun din sa inner. Then, last is positive 49. Then, itong part na to, yung 25x squared minus 70x plus 49, siya lang din yung quantity 5x minus 7 raised to 2. In-expand lang po natin siya. So, sa madaling salita, sa ganitong expression, pwede natin siyang palitan sa ganitong manner. Okay? We have integral of the quantity of 25x squared minus 70x plus 49 dx. Okay. Now, use theorem 4 and theorem 2. Pinagsabay na, no? So, bigyan mo lang ng integral sign yung bawat terms. Tatlong term lang naman po yan. Then, labas na natin yung constant. So, bali magiging ganito yung itsura niya. Then, babalik lang tayo sa nakaraan, no? Apply lang natin yung power rule. We have 25 times x cubed over 3 minus 70x squared over 2 plus 49x. Yung third term ay ginamitan natin ng first theorem. And of course, plus c. Okay. Then, pwede pang masimplify yan, no? 70 divided by 2 or 70 times 1/2. Negative 70 times 1/2, no? Ay equal sa negative 35. So, meron tayong negative 35x squared plus 49x plus c. So, ito na po yung ating magiging final answer. Okay guys, so bali, as a summary, ito yung apat na theorems na ginamit natin sa video. Ito yung mga basic theorems sa anti-differentiation so far. Itong mga apat na to yung magiging best friend natin sa pag-solve or sa paghahanap ng mga indefinite integrals. Kaya lang, may mga pagkakataon na darating sa punta na nagsasolve tayo ng integrals pero hindi mo sila magagamit directly. O hindi mo sila magagamit agad-agad, no? May mga sitwasyon na kung saan may kailangan ka munang i-apply na technique bago mo muna magamit itong apat na to. Or meron ding pagkakataon, fortunately, na pagkakita mo pa lang ng integral, kaya mo silang isolve sa pamamagitan agad ng theorems na to. No? Ang ibig kong sabihin is, may mga techniques muna ang dapat i-apply. Ano-ano yung mga yon? Pag didiscuss natin sa mga susunod nating lesson, then once na na-apply natin sila, bakit hindi pwedeng gamitin nila itong apat na to? So yun lang guys, maraming salamat sa panonood ng video na to. Hopefully may natutunan po kayo. Kung meron man, paki-like and pa-subscribe na rin po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless.